venue ng kasalan. At tingnan natin kung ano mangyayari. Samahan niyo po ako, kinakabahan talaga ako. Yan mga kapanali, kita niyo kung sino nga sa kaya. Huwag ka nahihiya. Okay, so narito na po tayo. Ang pula ko dito. Dahil sa... Isa ka natin. Buti nga. Kailangan ko na maganda. Yan, oh. Okay, so kumusta naman ikaw? Ayos naman po. Nakabala ako sa umili mo. Ako din, nakapala. Baka ilaglag mo. Ako ilalaglag. Okay, so interview to ambush interview. Oh, taray. Anong magandang tanong? Anong nararamdaman mo ngayon at ikay kakasal na? Hindi ko alam. Parang basta, ewan. Sigurado ka na ba dyan? Oo naman. So, anong meron kay Manuel na wala ako? Aray ko! Isakit! Pero may tingin sa family, mamaya. Aray ko! Aray ko, ano niya ka kamag-anak? Oo, ano niya kamag-anak niya? Baka ako hindi napatuloyin sa bulong. Ito yung mga buhay na sinasabi ko sa'yo. Hindi nga, ano kang meron kay Manuel? Bakit siya yung papakasalan? Dahil marami. Kasi nga una, napakabait noon sa akin. Hindi naman sinadya, parang hindi naman ipinilit din ni Lord. Parang yun talaga, kahit anong mangyari, si Manny pa din. Manny pala ang tawagan. Manny, ang tawag ko sa kanya. Ang tawag ko sa akin. Ang tawag ko sa'yo. Mahal ang tawagan namin. Baka, joke lang. Sige, ako'y bababa na. Parang ayaw na ayaw mo ako dito ah. Hindi, bumaba ka. Pinapag tayo. Kasi kung ano pang itanong mo. Pinagtatabuyan ako dito. Pero yung video. Ba't mo ako pinagtatabuyan? Para namang... Hindi, pinagtatabuyan. Bakala ang kung ano. Hindi, ganun nga talaga dati. Pinagtatabuyan mo naman. Ganun po talaga ang nangyari. Ano? Ganyan ba sasabihin ko sa homily? Ako yung ba? Yun ang tunay na nangyari. Ako'y pinagtatabuyan mo. Pinagtatabuyan ay totoo na yun. Siya, sige na. Welcome to his vlog! Pare, sa dami ng inambitang pare at lahat po ng pare nandito na, yun hong magkakasal ang wala. Oh no! Kaya hintayin ho natin siya. Pero pwede namang hindi ituloy kung gusto nyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina. Kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, ano, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Meron siyang kinakabahan siya dahil baka daw kung ano ang aking sabihin sa homily. At bigla pa nga pong walang magkakasal. Ano, kanina, kaya talagang kabadong-kabado si Corina. Ngayon po inariyan na si Father Janse. No, huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po, sa tunay, ay kinakabahan. Ano? Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story. Kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal. Magkaiba sila ng version. Hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Rina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ang sabi ni Manuel, sila'y nagkakilala 2008. Alam kung nasaan ang nawawalang ilang taong yon. Ano? Anong nangyari? Kung sila'y nag-engage ni Manuel, yan, kinakabahan na daw siya, kitang-kita niyo. Nung siya lang po'y nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng Sing Sing. At ang kanyang sabi, Father, may content ka na sa vlog mo. No? Kasi po, binablog ko itong kasal ni Corina. Ako po'y nagbablog. So, kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin ay bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? Ako'y kinakabahan. Ako'y, ang dami ko na akong naikasal. Ito ho ang pinaka, ako'y nanginginig. Tinan niyo, ako'y pawis na. Ako'y kinakabahan. Ano? Bakit niya ho sinabi sa akin yun na i-content ko yung kanyang kasal. Kasi po si Corina, so, ano, para madali na ito at kay makasal na, ano, dahil hinihintay niya talaga ang araw na ito, si Corina ho ay aking ex. Yeah. Nakakahiya, live pa naman tayo.
Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na yun. Kaya ako kanina si Jensen ay wala pa. Ano, kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabi si Jensen ay kasabwat ko eh. Best friend ko yung magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi nadating si Jensen, parang ayaw ituloy. Kumpaman, the past is past. Ano nga, Corina? Okay, so, yun ay matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y parina, at ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. No? At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang-masaya siya. No? Kasi ramdam niya, nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ng umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. No? Yun nga lang, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila nagkakilala. 2008 o 2014, yan, nag-aaway na. Kita niyo sa monitor, oh. Gayunpaman, ano, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. No? Pero wala na yun. Ano, si Manuel ang kanyang papakasalan sa araw ito. At alam kong kayong dalawa ay talagang... Sabi nyo nga ay gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. Ano, nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos. Kaya dumating ang araw na ito. Kayo ay nagkatuluyan, kayo ay magpapakasal sa isa't isa. Ang aking bilin sa inyo, no, na sana maging maayos, maging masaya, maging matiwasay ang inyong buhay may asawa. Alam kong masaya kayo sa isa't isa. No? Masaya kayo sa isa't isa, alam ko yan. Tawa ka ng tawa. At ang aking hiling ay sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya. So hanggang dito na lamang ang aking masasabi sa inyo, Manuel at Corina. Kita ko na sa mga mata ni Manuel, sabi niya ay, Father, tama na. Ikasal na kami, ikasal na kami. Kung magkakasal at si Father Jensen, narito na si Father Jensen, huwag ka mag-alala, hindi naman ako tisigaw ng itigil ang kasal. Walang gayon. Wala lang yun ang iyayari. So muli, congratulations kay Manuel at kay Corina. Best wishes at dadako na po tayo sa rito ng kasal. You may kiss your bride. Video. Ine-expect mo na? Yes. So yun nga mga kapanalig, tapos na po ang kasal ni Corina. Narito na uli ako sa aking sasakyan, pauwi na ako ng seminaryo. Counting deepening uli tayo. So yun na nga po, iba-iba tayo ng bukasyon. Merong pagtawag para sa pagpapari, yung iba'y tinatawag sa pag-aasawa. At kanya-kanya yan ang pagtawag mula sa Panginoon. Ako'y masaya bilang pari at alam kong si Corina ay masaya sa kanyang tatahaking buhay may asawa. No, wala itong bitter feelings, lahat ay masaya, kami magkaibigan at yun, pwede pa rin namang magdamayan kahit may kanya-kanya ng buhay. No? So mga kapanalig, sana ay natuwa kayo sa aming vlog at ipagdasal nyo na sana'y dumami pa ang magpapari at sana'y dumami pa rin ang mga may asawang maayos at namumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun lamang po. Shit. That was gangsta. And also at the same time, napakalungkot na pangyayari. Napakalungkot na senaryo o sitwasyon para dun sa lalaking ikinakasal na para bang hindi niya hinintay o pinangarap ng buong buhay niya na balang araw ay ikakasal siya sa isang babae na karapat-dapat na iharap sa altar
na sa araw na yon ay magiging isa itong highlight, o ito ay isang magiging highlight sa kanyang buhay, o magiging isa sa pinaka masayang pangyayari sa buhay niya, na ang nangyari ay yung kabaligtaran. Na marahil kahit papano ay masaya siya, at finally nakita niya na at napakasalan niya na ang kanyang baby love. Pero noong mga oras na iyon, habang siya ay harapang hinihiya ni Father, wala siyang magawa. Kitang-kita yung kanyang muka. Nakatahimik lang siya, sobrang seryoso siya. Hindi siya kumagat sa biro. Marahil, kahit papano, na pipilitan siyang umiti dahil ayaw niyang magmukhang tanga, ayaw niyang magmukhang kengkoy o magmukhang KJ, kaya sumasakay na lang siya. Pero kahit ako man yun, o kahit ikaw man yun, hindi mo ito magugustuhan. Na hindi naman pala si Father ang magkakasal, iba naman pala, pero still, bakit kailangan pang gawin yung bagay na yun bago sila ikasal? Ng babae na pinaghirapan niya, babae na pinag-alayan niya ng oras, ng pagod, ng pawis, ng dugo, di ba? Ng lahat-lahat, pati na rin ang pera niya o atensyon at enerhiya niya. Na noong mga oras na yon ay walang ginawa para pigilan man lang yung nangyayari sa harapan niya. Na pwede namang, actually, kahit hindi nga noong oras na yon, bago mangyari yon, dapat di na lang siya nakipag-sabuatan. Dapat sinabihan niya si Father na huwag mong gawin yan dahil mababastusan yung asawa ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa oras na ibigay mo ang validation mo, sa oras na ibigay mo ang kasal, sa oras na magpaka-beta male o magpaka-simp ka sa isang babae, hindi ka na nito irerespeto. Bababa ang tingin niya sa'yo. Dahil kung respetado ka ng babae na ito, ang sasabihin ng babae na ito dun sa pare ay huwag mong gawin yan. Hanggat maaari, mas maganda nga na huwag ka na lang magpakita sa kasal namin. Total, hindi naman ikaw yung pare, para wala na lang issue. O kung gusto mong nandun pa, hindi na kailangan pa magsalita ka ng ganyan. Dahil nakakahiya naman sa asawa ko. Diba? Pero hindi. Hindi ito nangyari. Hindi ito pinigilan ng babae. Hinayaan ng babae na mangyari ito sa harapan ng madla. Na para bang yung lalaki na yon ay hindi siya yung gumaso sa kasal. Na ewan natin kung naghati sila. Pero still, may malaking partisipasyon yung lalaki doon. Na para bang yung lalaki na yon ay hindi pinaghirapan yung singsing. Na para bang yung lalaki na yon ay hindi nagpakatino sa kanya. Kaya nga siya papakasalan, di ba? Iniibig niya yung babae na yon. Babae na, sa totoo lang, wala naman talagang pakialam sa kanya. Ang pakilang ng babae na yon, instead, ang pakilang ng babae na yon, actually, ay yung kasal na makukuha niya. Dahil gaya na sinasabi ko sa inyo palagi, ang mga babae ay gustong makasal, pero hindi nila gusto maging misis. Ayaw nilang maging asawa. Dahil nga, sa oras na maging asawa sila, ito'y magiging boring. Ito'y magiging isa sa pinakamalungkot na buhay o pinakamalungkot na oras o sitwasyon sa buhay nila. Bakit? Wala nang thrill. Wala nang chase. Wala nang game. Wala nang magpapatakbo ng emosyon nila. Wala nang magpapakilig sa kanila. Dahil finally, nakuha na nila yung pinakamalaking validation na makukuha nila sa isang lalaki. Pero ang tanong, kung ganun, bakit pa rin sila nagpapakasal? Simple lang, validation niya. Gusto lang lang ma-validate na kakasal-kasal sila, na ganun sila kaganda, na sikat sila dahil dadalhin sila sa altar, na hindi sila katulad ng mga ibang babae dyan na hindi makakasal. Na ang isa pang rason din, kaya nila gusto mangyari yun, ay dahil nga sa nagde-depreciate o nagde-decline nila na value. Dahil mga G, kaya nang sinasabi ko sa inyo palagi, ang kasal ay para sa mga kababaihan. Hindi yan para sa atin. Dahil ang lalaki habang tumatanda, tumataas ang value. Madami pera, gumaganda trabaho, gumagwapo, gumaganda katawan, di ba? Mas marami nagkakagusto, di ba? Samantalang ang babae naman,
Habang tumatanda, bumababa ang value. Pero, habang bata pa lang ang babae, mas mataas ang value niya. Dahil mas bata, mas maganda. Diba? Mas maganda, mas attractive. Lalaki naman, kung hindi ka kagwapuan o kahit nagwapo ka pa, wala ka pa rin ganung kapangyarihan. Dahil nga, hindi ka naman successful pa. Pero habang tumatanda ka, nagiging successful ka. Kasi dumadami pera mo, tumataas ang status mo, lumalaki connection mo, gumagwapo ka, gumaganda katawan mo. Diba? Na bagay na importante sa atin. Dahil kadalasan ang akala ng lalaki, kapareho lang niya ang babae. Kaya walang reason para magpakasal ka. Yung babae, kailangan siya magpakasal. Magpakasal siya sa mas matanda sa kanya para bata pa rin siya doon. Pero kung magkaedad lang kayo, lalo na kung mas bata pa ito sa'yo. Okay? O sabihin na natin, lalo na kung mas matanda pa ito sa'yo. Gee, wag na wag mong gagawin yan. Dahil talo ka. Balang araw, tataba na yan. Katulad nung andon, di ba? Mataba na siya, di ba? Balang araw, papangit na yan. Kukulubot na yan. Balang araw, mag-iiba na ugali niyan. Tatama rin na yan sa'yo. Okay? So, anong reason para magpakasal ko kung palaging merong mas bata at mas maganda sa kanya sa paligid habang tumatanda ka nga? Bagay na hindi na magawa ni Manny Pacquiao ngayon, bagay na hindi na magawa ng mga may asawang celebrity ngayon, diba? Na sana ay kaya nilang gawin, na actually nung bata sila hindi nila kayang gawin, na ngayon ay kaya na nilang gawin, kaso hindi na nila magagawa dahil nga nakatali na sila. Tandaan nyo, ang kasal ay para sa mga babae, para sa nagdi-depreciate nila na value. Tayo mga lalaki habang tumatagal, nag-a-appreciate ang ating value. So bakit ka magpapakasal? Bakit mo ibibigay yung bagay na actually dapat pinapahabol mo sa kanila? Para mas galingan nila sa kama, mas galingan nila sa pagtrato sa'yo, mas galingan nila sa pag-aalaga sa'yo, mas katakutan kanila na pwede kang mawala. Tandaan nyo, ang mga babae, walang loyal dyan. Kahit na mag-ikasal pa kayo, mag-I love you pa siya sa'yo, kahit na ano pang commitment meron kayo, kapag ayaw niya na sa'yo, ayaw niya na sa'yo. Kapag hindi na ikaw ang best option niya, lilipat siya. Gaya ang sinasabi ko palagi, hypergamous ang mga babae. So kahit na ikasal pa kayo, balang araw, pwede ka pa rin niyang iiwan. Kaya naman, the other way around, kahit nakasal pa kayo, kung makakita ka na mas okay sa kanya, pwede pa rin siyang iiwan. Ang kasal ay walang silbi. Papin lang yan na pamuna sa puwet. Kaya niyo maniwala? Pumunta kayo sa channel ni Rafi Tulfo. Panoorin niyo kung gaano kadami ang mga nabiktima ng kasal. Panoorin niyo kung gaano kadami ang mga misis na nagloko. Panoorin niyo kung gaano kadami ang mga muntik magpakamatay. Panoorin niyo kung gaano kadami ang nabiktima ng kasinungalingan na ito. Para lang sa gayon, mas maintindihan niyo. Para hindi niyo isipin na naninira lang ako o ako ay isang hater o bitter na tao. Mga G, ginagawa ko ito para mas maintindihan ninyo ang tunay na konsepto o para mas maintindihan ninyo ang tunay na kalagayan natin ngayon. Nalagay ng palagi ko sinasabi sa inyo, mga G, mas importante ang purpose ninyo. Mas importante ang pag-improve ng buhay ninyo. Parang si Father, di ba? Hindi man na siya pwedeng makipag-sex ngayon, okay? Pero ang focus niya ay ang purpose niya. Marahil yun ang rason kung bakit naghiwalay sila ng babae or sabi nga ni Father, di ba? Nagba-validate siya kanina, di ba? Na isa pang bagay na ayoko. Sobrang binalidate nila yung babae. Mula kay Father sa sasakyan hanggang makapasok sa simbahan, pinaparamdam nila doon sa babae na siya yung bida. Na ang ganda-ganda niya, natuwan-tuwa habang binabastos yung mister niya sa harapan ng madla. Di ba? Okay na, sa sasakyan pa lang, sabi ni Father, ikaw yung iwan sa akin, siya po yung iwan sa akin. Ganda, yabang-yabang niya, ganda-ganda ako, di ba? Yung maganda yung babae. Diba? Tapos yung ano pa, yung sa loob pa ng simbahan, kung paano minensyon ni Father na dating sila. So, lahat ng tao, wow, ex ka pala ni Father, tapos andyan yung mister mo, dami yung lalaki, haba ng hair sa ilong, di ba? Haba ng hair sa ilong, ha? Ganyan. Isang bagay na hindi ko pa gusto na ginawa nila doon sa babae, yung pagbabalidate na yun. Diba? Bagay na hindi makakatulong. Dahil maniwala kayo sa akin, the more na pinapalaki ninyo ang ulo ng isang babae, mas lalo siyang yayabang. Mas lalo siyang mag-feeling entitled sa sarili niya. Nakala mo kung sino na. Okay? Kaya mga G, focus on your improvement. Parang nga si Father, hindi dun sa babae. Okay? Na, hindi man siya, kaya sinabi ko kanina, hindi man siya makakapag-sex na o hindi man niya magagawang maghanap pa ng babae. Pero ang gusto kong gayahin ninyo, ang tutok ni Father. Kundi, tutok ni Father na walang iba kundi yung purpose niya in life. Ano bang purpose niya? To serve the church. So kung hindi ka pare,
Kaya yun yung ginagawa niya. Hindi ko sinabi, magpakapari ka, mag-serve ka din sa church. Pero ang ibig sabihin ko, ay mag-focus ka sa bagay na magpapabuti sa'yo. O kung anong tunay mong purpose sa mundo. Okay? Gusto kong hanapin mo yan. As mag-focus ka sa magpapabuti ng buhay mo. Napakaraming babae dyan. 4 na bilyong kababaihan ang meron sa mundo. Ay, hindi maniwala? I-google ninyo. Palaging may ipinapanganak na bago. Palaging merong mas bata. Palaging may mas mataas na value. Bakit ka pipili ng isang babae na hindi na nga maganda, mataba pa, matanda na nga, tapos bastos pa ang ugali? Yun ba ang gusto maging nanay ng anak mo? Yun ba ang gusto mong makasama sa buhay mo? Yun ba ang gusto mong makatabi mo sa kama? Napanigurado ako na pag nangyari ito, ay araw-araw mong pagsisisihan. Na araw-araw, kapag nasa loob ka ng kwarto, at ikaw ay mag-isa, mapapasigaw ka na lang nang nagsisisi ako. Mapapasigaw ka na lang na parang awa niyo na po, Panginoon, tapusin niyo na ito. Dahil yung bagay na yan ay isang pagkakamali. Kaya nga sabi ko sa inyo, kilalanin niyo mabuti ang babae. Alamin niyo kung talagang ito ba yung para sa'yo. Hindi ka maubusan. Dapat may abundance mindset ka. Dahil sa oras na magkamali ka ng mapili mong babae, maaring ito ang ikasira mo. Hindi yung babae ang sisira sa'yo, kundi yung maling desisyon mo. Desisyon na, panigurado ako na kahit kailan ay hindi mo na mababawi. Na kahit kailan ay hindi mo na mababago pa muli. Kaya maging mauta kayo at paniguraduhin ninyo na hindi kayo magaya sa sitwasyon na yon. Dahil sa sitwasyon na yon, ang alpha doon ay si Father. Dahil nga, sa mga sinabi niya, parang nangyari ay ipinamukha ni Father na ako ang mas nakauna sa iyo. Yari yung tagasalo ni Father, di ba? Na hinahalik-halika niya, you may kiss the bride, di ba? Na ang hinalikan niya doon sa labi na yon ay yung putots ni Father G, di ba? Dahil syempre, bakit? Nung hindi pa sila ni Father, malamang, di ba? Alam mo na, kain sausage yan, di ba? So ngayon, subo-subo, enjoy-enjoy, bagay na, maamoy panigurado, neto ni Kuya G, di ba? Dahil unahan siya ni Father. So gusto mo yun? Yun ba yung gusto mong mangyari sa'yo? So ibigay mo na lang sa mga ganong klaseng beta. Maging katulad ka ni Father, naka-focus sa purpose niya. Okay, ang kinaiba mo nga lang, ulaman mo kay Father, si Father hindi na siya pwedeng makipag-sex, hindi na siya pwedeng umanap ng babae kasi nakatali na siya kay, di ba, sa Panginoon, di ba, sa kanyang calling, sa kanyang purpose. At ikaw ganun ka din. Pero since hindi ka naman pare, then dapat ang mentality mo ay parang kay Father, pero pwede kang sumibak na babae. Pwede kang makipag-date, okay? Walang kasal, wala ring relationship, walang pagyuko, walang pagsunod sa babae, palaging dapat alpha ka ng sarili mong mundo. Okay? Dahil ang mga babae, napakarami niyan. Bilyon-bilyon. 4 na bilyong kababaihan ang meron sa mundo. Kahit i-google mo pa. At palaging may pinapanganak na mas bata, bakit kukuha ka ng damaged goods? Bakit kukuha ka ng mas matanda? Ibigay mo yung matanda na yon sa mas matanda sa kanya. Tapos ikaw, ngayon, na gusto mo, syempre, sumibak, kumuha ka ng mas bata. Tapos huwag ka may pagrelasyon, i-date mo lang. Kaya nga tinuturuan ko kayo ng mga dating game. Kaya nga tinuturuan ko kayo paano nyo gagawin. Yung makukuha niyo yung gusto ninyo nang walang ligaw, walang relationship, walang pagsisimp, walang pagpapakasal. Okay? So magtiwala lang kayo sa game na yan. Sana naintindihan ninyo. Alam ko na naintindihan ninyo lahat ng mga itinuro ko sa inyo ngayon. Dahil alam nyo naman kung saan kayo iniiwas. Walang iba kundi sa tiyak na kapahamakan na maaring mangyari doon sa lalaki na yon. Dahil walang loyalty sa isang relationship. Maaring yung lalaki yung hindi maging loyal, maaring yung babae ang hindi maging loyal. Pero one thing is for sure, isa sa kanila ang hindi magiging loyal. At sigurado na hindi mag-work yung relationship na yan. Kung mabuntis yung babae, may anak na sila, panigurado, meron na naman tayong bagong single mom. Yan na ang society ngayon, ito na ang mundo ngayon. Kaya inire-ready ko kayo para sa kinabukasan, dahil maniwala kayo, mas lalo pa itong lalala.